Okay, so ito naman yung next natin na i-unbox, yung ating Oakley na shades. So, unahin muna natin itong ano, yung flight jacket. So, prism polarized. Okay? So, meron siyang case. Meron din siyang resibo. May resibo din siya. Nabili ko pala to para kung may magtatanong lang, sa Hacienda Designer Outlet, dun sa Oakley store doon. Okay. So, kung gusto niyo ng mga magagandang deals na price ng Oakley, yun yung best part. Best part. Yun yung best na store na puntahan. Marami kayong mabibili doon na medyo mura. Okay, so meron siyang may manual pa, yung shades eh. Ano bang kailangan matutunan doon? Okay. So, syempre, mostly sa mga Oakley shades kasi replaceable yung, ano, yung lens. So, kaya nilalagyan nila ng manual. Tapos, okay. So, yung pinaka-lock niya, nilalagay mo sa tenga. So, pwedeng ano, palitan. So, normally kapag ganitong cycling shades, usually may kasama na gantong ano, casing, yung hard case niya. So ano yung laman? Yun, meron siyang extra na ano. So interchangeable yung rods niya. So yung nilalagay dito sa tenga. Tapos yung sa nose pad, meron siyang extra in case na mawala. And then ito na yung mismong ano, yung salamin. So ruby, ang tawag dito, ruby red. Tapos prism polarized, okay? So, nung nagtanong ako dun sa, ano, sa Oakley, ang sabi sa akin, ito lang yung polarized talaga na version nitong flight jacket. So, yun, kung maghahanap kayo ng flight jacket, and kung naghahanap kayo ng polarized version, ito lang yung makikita nyo talaga. Kanina, nagtataka ako bakit meron pang manual, kasi meron siyang mga special na features itong shades na to. So, ano yun? So, itong sa nose pad niya, depende kasi kung medyo maliit yung bridge ng nose nyo, pwede nyo i-adjust to. So, ang gagawin nyo lang, hahatakin nyo lang para masira. Masira. Yun, no? Bumuka. Medyo bumuka siya, di ba? So, meaning, mas mailalapit mo na to sa ilong mo. Ngayon, kung ibabalik mo siya, I think, habang suot mo, ipupush mo lang yan. Kung gusto nyong ibalik ulit. Tingnan nyo, ha? Tingnan nyo mabuti. Walang daya yan. You know? And ang isa pang advantage, actually, kapag may ganitong feature, kung halimbawa, medyo nagmo-moist na yung salamin mo, ibuka mo lang to para pasukin siya ng hangin. Mag-i-equal na yung temperature sa outside and sa loob. So, mawawala na yung moisture nun. Sure yun, kayo magalala. Hindi ako naglolo ko. Hindi joke yun. Okay, so isa yun sa feature na nakalagay dun sa manual. So, meron siyang extra na ear rods. Mas maiksi siya yung extra, yung spare. So, kita nyo? Hindi nyo kita, diba? Dahil natatakpan ko. So, yan. So, mas maiksi siya ng bahagya lang yun. Parang mga 10 millimeters lang yung difference niya. O, di ba? Ang ganda ng table ko. Carbon. Itong nakakabit na to, dinesign yan para mailagay mo siya sa helmet. So, mas mahaba siya. Mas maganda kapit niya sa helmet. Hindi siya malalaglag. So, compare sa dito lang. Ito yung tipong pang-casual na gamit eh. So, kung gusto mo lang na nakalagay sa ulo yung shades mo, so, ito, enough na. Kuha tayo ng helmet. Okay. So, ang kunin natin na helmet, yung ano, yung casque protone na kulay pula para terno dito. So, dito kasi namin usually nilalagay yung shades sa harapan ng helmet. Ayan na dito. Ayan, nakaganyan yan dito. Okay? Yan. So, imagine, kung maiksi yung ear rod mo, malaki yung possibility na malaglag tong shades. Okay? So, pwede siyang malaglag.
So sa case na to, since mahaba yung ear rod niya, mas mahaba yung nakapasok sa loob. Kasi may extra pa yan na ano eh, na suporta. Kasi pag sinilip mo siya sa loob, ano, naka-usli pa yung, ano, yung ear rod mo, magkabilang dulo. So ito, nakatama yan sa ulo. Okay, nararamdaman mo, tumatama sa ulo mo. So sure ka na nasa ulo mo pa yung shades. Hindi pa siya nalalaglag. Okay? So yan yung mga advantage. So yung design ng shades na to, design siya na wala siyang upper na frame na part. So ito yun. Ang advantage niyan, tingin ko, mas greater yung vision mo, yung nakikita mo. Kasi imagine kung merong frame dito sa taas yan. So then nagbabike ka, nakaganyan ka, naka-aero position. Hindi mo masyadong kita yung harapan kasi kung may frame dito, di ba? Pero kung walang frame, kitang-kita mo nang mas malaki yung harapan, di ba? So ayan yung advantage nung ganitong ano. Walang frame yung ibabaw. Nasal advancer bridge nga pala yung tawag dito. Ayun oh. Yun. So pag ganun yung case, mas nakadikit dun sa ano, sa ilong yung rubber na part. Then kung ibabalik mo siya, didiinan mo lang. Ay, tama ba? Pwede mo siyang dito hugutin. Ayun, okay na. Ang term nga dito ano eh, defogger. So para mawala yung moist sa loob, para makapasok yung hangin. So meron siyang, yun nga, in summary, meron siyang 2 sets of rods. So dun sa manual, pinakita dun kung paano tanggalin. So ang sabi, igaganon mo lang daw to. Baka masira ako. So ipepress daw to. Ay shit. Oh no. Kakatakot. Ayan, natanggal na siya. Then kung ibabalik mo, baka di ko na ito maibalik ah. O diba, hindi ko na maibalik. Sabi ko na eh, kaya ayokong tanggalin eh. Okay. Yun, ibalik ko na. Galing ko. High definition optics, okay? HDO ang tawag doon. High definition optics. Tapos, of course, yung mga Oakley na shades, interchangeable siya. So, pwede mong palitan tong lens na to. Kung halimbawa, sa gabi ka magra-ride, bili ka ng extra na lens na pang, ano, pang yung clear, para pwede mo siya magamit sa gabi. Then ito, 100% UVA, UVB, and UVC protection. Isa pa, kapag suot mo to, as in yung paligid mo, talagang napakagandang tingnan ng paligid. Kulay green, matingkad yung pagkaberde niya, tapos hindi masakit sa mata pag masyadong maaraw. Kaya normally, kapag long ride, ito yung advisable talagang gamitin, yung mga polarized na lens. Tapos kung medyo color blind ka, kapag suot mo to, kahit paano, medyo ma-eco-correct niya yung ano mo, yung vision mo, okay? Yung vision, yung pagtingin mo sa paligid. Pero yung pagtingin mo sa ex mo, hindi na niya mababago yun. Okay. Nakasingit pa. Other versions available. So, ang mga versions nitong ganitong flight jacket ay ito nga, yung polarized, then meron silang ano, photochromic, and yung prism only. Ako, ang masasuggest ko lang kung medyo mahilig talaga kayo sa mga long rides, and yung tipong inaabutan talaga kayo ng init sa labas, bilhin nyo na yung ano, yung medyo magandang klase ng shades. Gaya nito, yung polarized. Kasi malaki talagang tulong to. Especially dun sa iba na medyo mahihiluhin kapag sobrang init na nung paligid. Sobrang init na ng araw. So kapag ito yung suit mo, ang laking tulong niya talaga. Okay? So bakit ko ba nasasabi yun? Kasi actually ito, naisuot ko na to na ilang beses. So nagamit ko na siya nung nag-Laguna loop kami na ride. So sobrang init doon nung araw na nag-ride kami na yon. So ito yung suot ko. So kahit nakatutok sa iyo yung araw, kahit nakaharap kang ganyan, hindi siya ganun kasakit sa ano, sa mata. Tapos nagamit ko na rin to nung nag-ano kami, Boso-Boso and Sierra Madre na ride. Sobrang convenient talaga. Okay? So ako mare-recommend ko talaga sa mga Oakley na ano, na shades, itong flight jacket na polarized. Okay, yun lang yung ating unboxing vlog for today regarding sa Oakley na shades. So kung hindi pa kayo nakasubscribe sa YouTube channel ko, please consider subscribing, okay? Para mas marami pa tayong makreate ng mga cycling related na videos or reviews, okay? So again, thanks for watching. Don't forget to comment, like, and share, okay? Maraming salamat. This has been Aris Manalad from Aristocrata Studio. See you again next week. Thank you. Bye-bye.